Meaning, in other words, ano pa, mas deeper pa ba, mas challenging pa ba? Oo naman, oo naman po. Sa lahat naman po ng project ko, binibigay ko. Buong pagkatao ko, buong kaluluwa, kumbaga, ibibigay ko na, lalo na po dito sa susunod na project na Astoria, basta as makikilala niyo po dito si Atin at Makoy, ang storya po nila. Sana po makasama ako sa, sa tour. Gusto ko rin po maikot eh. Gusto ko rin makita ang mga reaction sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Pero sana makasama po ako. Hot question pala, regarding doon sa very heavy scenes niya sa Everything About Her. Alam ko, may ibang artista, matapos ang mga eksena yun, kailangan nilang i-release yun in any other way. Parang kakay sila, iyak sila, gano'n. May ganun bang moment doon sa, yun nga, sa mga heavy scenes na napagdaan naman na parang kailangan, pagkatapos mag-cut, parang gusto mo ilabas pa yung mga emotions na natira pa sa'yo. Meron po mga ganun, katulad po ng mga eksena sa, katulad po ng eksena sa kotse, kung napanood niyo po, meron po kami eksena sa kotse, at yun nga po yung hospital scene, at marami pa pong eksena na nakukulong lang talaga ako sa kwarto, nakukulong lang talaga ako sa sakit, kasi gusto ko lang i-keep, yun nga po, gusto ko pong i-keep yung sakit sa puso. Gusto ko lang mag-remain. Gusto ko, ayokong pakawalan yung sakit sa damdamin. Pagkatapos ng pelikula, medyo maraming tao. Tapos nahirapan niya kami magtagpo. Kaya parang mga 5 minutes, 10 minutes. Finally, nagtagpo kami. Tapos tumutuwa siya. Along with my mom, my lola. Sige, umiiyak siya. Sabi niya, grabe. Grabe siya sa... Kasi ang tagal ko na pong gustong magkaroon po ng project na ganito. Tagal ko na pong gusto magkaroon ng material na ganito. At alam niya po yung... Alam niya yung nangyayari sa... So, alam niya yung mga pinagdadaanan ko, sinasabi ko sa kanya. Tuwang-tuwa siya para sa akin. Tuwang-tuwa siya at... Bumiyak-miyak na siya, sabi ko, huwag dito, huwag dito. Tapos nanay ko sobrang masaya din pati noon. So doon sa hospital scene, di ba yung parang sinasabi mo yung about forgiveness and finally yung sudden change of feeling. So in real life, ganun ba kahirap magpatawad? Ako na-admit ako, mahirap magpatawad. Mahirap ang patawad, lalo na kung puro tinit ang puso lang sa tao. Siguro, ako yung tipo ng tao, marami rin ang tinit ang puso. Marami rin ako nilalakit, of course. Marami rin nangyari sa akin. And it's really hard to find forgiveness. It's yung scene na yun sa hospital scene, it's, I think sa mga movies na napanood ko sa'yo, it's talagang the ultimate sort of powerful scene na binigyan mo talaga ng justice yung movie. So where did you get that, yung parang inspiration or how did you prepare for that scene? Hindi ako isa, siguro yung mga pagpukulong ko sa kwarto, yung mga pagpukulong ko sa kotse, yung sa mga pag-uusap po namin sa director namin, si Direk Joyce, talagang na bawat eksena dapat alam namin po tungkol sa itong eksena na ito. Kung sino nga ba si Albert, sino nga ba dito si Albert Mitra. Talagang natutukan lang po talaga kami ng director na maraming salamat sa mga writers na rin yung Direk Joyce. Ilalahat ko na po ng pelikula, if it's okay. Sa lahat ng pelikula na ginagawa ko, there's always a part of scene. Hindi yan mawawala. Kumukuha na lang ako ng iba't ibang sama na yung sakit ng ito from different parts of their life. Ano yung part ng life mo? Yun yung best para ma-execute mo naman yung isang family, mga ganun akong pain when it comes to family, when it comes to my life, my life in general, lahat mo lang, 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 lahat mo lang,
hindi pa naman po sila sabi na ako yung tipo na pumapang, hindi naman po, hindi naman po sila. Pero marami rin po ako na, marami rin po nangyari sa buhay ko na hindi alam ng karamihan. Kaya minsan sinasabi lang po nila na, bakit ganyan, bakit ganyan siya? Marami nagsasabi to po sa akin na bakit ang tahimik? Bakit hindi epal? Bakit kasi baka naman siguro kung hindi ako tahimik, maging epal naman ako. Mahihiyain ka kasi no. Bakit si Xian mahihiyain? Meron kong pinanggagalingan niyan kung bakit po ako naging mahihiyain. Bakit po hindi po ako masyadong madada. Tawag gamit ang madada. Yun po. Tari ba yung dahilan kaya gusto mo mag-size? Mahilig ako makinig sa mga problema.